Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Welcome sa ating Abot Kamay na Pangarap, episode 243. So balikan nga natin guys yung eksena na nitong si Annalyn at Doc RJ sa kanilang pagkikita. So bago sila nagkita, nag-usap muna itong si Annalyn at Doc Lindon. At dahil nga kay Dr. Lindon ay may naisip na paraan si Annalyn para at least maibalik niya yung alaala ni Doc RJ. At habang ang nag-uusap itong si Doc Annalyn at si Dr. Lindon, ay doon nga ay biglang nag-sing in sa kanya yung laging mga special memories sa kanila ng tatay niya na si Doc RJ. Na yun nga yung naisip niya is yung stick o yung wafer na which is nang dahil doon ay talaga namang napapasaya ni Doc RJ si Annalyn dahil sa wafer na yun. So yun ang naisip ni Annalyn, why not pag nagkita sila ngayon ay dadalhin niya yun at naisip niya nga na sana ay makatulong yun kay tata niya, kay Doc RJ na maibalik yung konting alaala na noon ay talagang masaya sila. So nakapag-desisyon na nga itong si Annalyn na pumunta sa bahay ni Zoe at Moira kahit na delikado at inabangan niya nga sa labas kung talagang darating itong si Doc RJ at Zoe. At nagtagumpay naman nga siya kasi nakita niya nga na dumating nga itong si Doc RJ at kasama nga si Zoe. So yun nga, hinintay niya lang na makapasok si Doc RJ at yun, nagkatok na itong si Annalyn. At nakikiusap nga itong si Annalyn sa gwardya, napapasukin siya at gusto niya nga makausap si Doc RJ na tatay niya. Pero hindi nga daw pwede. Kaya nagsisigaw itong si Annalyn at narinig ito ni Moira at RJ. At sabi naman ni Moira, diyan ka lang, sabi kay RJ, kasi ako na ang bahala. So hinayaan din ni Doc RJ itong si Moira para puntahan si Annalyn. At talaga namang itong si Moira ay napakasama talaga. Na yun nga, sinabihan niya si Annalyn na kung talagang gusto mong makita yung tatay mo, lumuhod ka sa harapan ko. Imagine niyo yan ha, may kapalit. Pero I'm sure kahit na lumuhod si Annalyn sa harapan niya, hindi niya ipapakita si Doc RJ. Kasi nga, napakasama niya talaga, di ba? At kasama nga noon si Reagan na pumunta sila sa bahay niya na Doc RJ. At itong si Reagan talaga ay lumuhod din. Sabi naman ni Annalyn, wag na wag mong gagawin yan. At yun nga, nakipagsagutan itong si Annalyn at Moira na kailangan niya talaga makausap yung tatay niya. Nang dahil nga sa pagsisigaw nitong si Annalyn ay napilitan na ding lumabas itong si Doc RJ. At yun nga, nung nagkausap nga itong si Annalyn at Doc RJ, sabi nga nitong ni Annalyn ay bigyan siya ng pagkakataon na mag-usap sila ng maayos. At sabi naman nito ni Doc RJ ay okay naman daw. So, nung time na nga yun, habang nag-uusap sila, unang ang sinabi nito ni Doc RJ na bakit ka dito, kailangan na naman daw ni Annalyn ng pera at inutusan nga daw siya ng nanay niya. Sabi naman ni Annalyn, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay ikaw, hindi yung pera. Tapos, kaya nga daw siya nandoon ay para ibigay yung wafer na yun. At nung binigay nga ni Annalyn kay Doc RJ yung wafer, bigla itong binuksan ni Doc RJ at kumain siya ng konti. At bigla nga may naalala si Doc RJ. Nung maliit pa itong si Annalyn, ay lagi niya nga itong binibigyan ng wafer. So sa tingin nyo guys, maaalala na ba kaya ni Doc RJ ang lahat-lahat? Dahil ba sa wafer na yon ay talagang manunumbalik na ang kanyang alaala, maaalala niya na si Annalyn ay
isang mabuting anak at hindi mukhang pera. So yan ang aabangan natin guys sa next episode sa 244 sa Lunes na yan. So yan ang aabangan natin guys. So, huwag niyong kalilimutan laging manood ng Abot Kamay kasi ang ganda-ganda na ng kanyang story. So that's it guys for this episode at maraming salamat po sa lahat ng laging nagsusubaybay sa akin channel at sa lahat po ng mga taga OFW na kagaya ko na laging nanonood ng Abot Kamay. Shoutout po sa inyong lahat at thank you so much and God bless po at huwag niyo pong kalilimutan lagi mag-pray. Ayan, thank you, bye-bye!